Hello mga brother and sister, good morning. I'm GF17 TV. Muli po nagpapasalamat sa lahat ng mga subscribe, sa lahat na sumusubaybay sa ating channel, at God bless you all. This vlog po ay nakakalungkot at halos hindi pa ako nakatulog kagabi dahil yung puso ko umiiyak dahil wala na po si Jason, kinuha na siya si Lord God. Sabi ko kay Lord, Lord, this is your will. Kasi sabi niya sa Ecclesiastes chapter 3 verse 4 na sabi niya doon na may panahon talaga na mabubuhay tayo, may panahon na mamamatay. Kaya nga po sa Ecclesiastes chapter 3 talaga po na may hangganan lang yung buhay natin. So ngayon ay kahit masakit sa amin, napakahirap tanggapin dahil ang alam ko malakas na siya yung last na bisita ko doon na nagbigay ako ng pagbili ng gamot niya. Akala ko sobrang lakas niya na doon. Tapos bigla na lang may tumawag kagabi na patay na si Jason. So muli po, samahan niyo ako, puntan natin siya. At yun nga po, Jason, mahal na mahal ka namin. At congratulations, I know, kasama mo si Jesus dyan sa kalangitan ngayon. See you later! Mabigsakan, guys. Tayo ka, Jason. Hindi na daw kailangan, oh. Malakas na daw siya. Pumunta na dito sa kuhan, oh. Lakad ka nga. Sige nga karoon, lakad ka. Oh. Yan, laki yung recovery ni Jason. Salamat po sa nagpipray. Yan. Ano, kamusta na? Yan, galing na tayo sa lamay at nakiusap sila na wag na lang i-video dahil sa nangyari halos hindi pa nila matanggap. At ang sanghi ng kanyang iganamatay ni Jason habang hinihintay kasi yung schedule niya for operation dahil ang kanyang bukol pala sa ulo ay kapag pumutok ay delikado daw, yun ang sabi ng doktor. Kaya nga pilit pa rin na lumaban si Jason at yun nga yung sabi ng kanyang papa na kahapon biglang sumakit yung ulo niya at nagsuka siya ng kulay green daw at yun tinakbo siya sa ospital at doon na kinuha ni Lord yung buhay niya at nakaka hindi ko ma-explain yung sarili ko ngayon dahil bigla-bigla na lang akala namin napakalakas niya, akala namin okay na siya dahil ang lakas-lakas niya na hindi na gaya dati na nakayuko lang siya at maayos naman yung pananalita niya, yung paglakad niya, yung pagkain niya, okay na lahat. Tapos bigla na lang pong pumutok daw yung
bukol sa ulo niya at yung sinhi ng kanyang ikinamatay. At pinapaabot ni na uncle ang kanyang asawa sa lahat ng nanalangin, sa lahat ng tumulong, sa lahat ng sumuporta, hindi nag-iwan kay Jason financially. Sa panalangin ay nagpapasalamat yung family Jason. At yun nga po, alam ko in Ecclesiastes chapter 3 na merong panahon ang lahat-lahat. Na sabi nga ni Hope din na nilikha tayo ng Diyos na hiram lang yung buhay natin. So may panahon na mamamatay talaga tayo. Yun, at alam ko na andyan ka na Jason kay Lord. At alam po namin na before ka kunin ni Lord, alam kong bumalik ka at nagtiwala muli kay Lord. At yun po, pinapasabi po ng pamilya ni Jason na maraming maraming salamat sa lahat ng tumulong, sumuporta. And I pray in the name of Jesus that anuman ang pangarap ni Jason sa kanyang anak, at yun na lang yung tutulungan natin, si yung anak ni Jason na bata pa kasi, at 3 years old lang yung anak niya, na siya na lang yung pagtuunan natin. Binili niya na wag daw pabayaan yung kanilang mag-asawa at anak. At yun nga po, muli po salamat po sa sumusuporta sa aming channel at sa mga tumulong. God bless po, at I know this is the plan of God. At magpasalamat pa rin tayo kay Lord dahil bumalik siya sa pananampalataya. Don't forget to share, like, subscribe my channel, and I'm GF17TV. God bless you and see you next vlog.